Mga katropa peeps, maalala niyo ba nung pumutok yung Mount Pinatubo? Kung ano na po ang nangyari sa lahar na dumapo sa San Marcelino, Zambales noon? Ito na po, makikita natin yung mga puti dyan na buhangin. Yan po yung mga lahar. Tapos ang gobyerno nagpagawa ng dike or dike para tambakan yung tubig na umaagos galing doon sa Mount Pinatubo. Yan, makikita yung mga puti na yan. Lahat yan ay lahar na galing na ibinuga ng Mount Pinatubo noong 1991. Pero dahil sa tagal ng panahon, marami na mga tumubo na kahoy, mga damo, lahat na. At alam niyo ba kung gaano kataas yan? Gaano kataas yung naitabon na lahar yan sa ilog? Dati po ilog yan. Pero ngayon, hindi na nagagamit kasi nga dahil sa lahar na ginuga ng Mount Pinatubo. Yan ang bundok ng Umaya. I think San Narciso na yon or San Marcelino, Zambales. Yan, makikita nyo. Diyan sila nagkukuwari ngayon. Yung mga nangangailangan ng panambak, yung pagpapatayo ng mga kalsada, mga buildings. Dito na po, kinukuha yung mga buhangin. At saka hindi lang pala ilog yan noon. Yan po ay mga taniman, mga bukirin noong unang panahon. Bago magputok yung Pinatubo. Kaya hindi yung nagagamit din kasi natabunan nga ng lahar. Kaya ginawan lang kuwari, pero sayang kasi maraming taniman ng palay ang nawala. Dito akyat na kami sa diki. Yang diki na yan, yan ang ginawang panambak or pangharang sa tubig para hindi bumaha yung bayan ng San Marcelino. Napakataas yan, mga kababayan, yan o makikita nyo. Yan ngayon ay daan na siya, kalsad na siya papunta sa iba't ibang lugar dyan sa Zambales. Yan, minsan nasira yan pero ginawa kasi makitid lang noon pero pinalapad. Para sa ganun ay mas matibay yung pwersa niya para harangin yung rumaragasang tubig o buhangin na nanggagaling sa mga bundok. Ito ngayon yung dike na sinasabi ko, yung naging kalsad na siya, naging daan na siya. Pero ang magandang nangyari dyan, mga kababayan, may ilog dyan sa kabila. Diyan sa papuntang bayan ng San Marcelino, yung ginagawang tampisawan, yung running flowing water or running water, ang dami ngayon businesses diyan na ipinatayo. So, katulad ng resort, mga tampisawan na pag-aari ng kumpari ko. Ginawa rin pa lang ko dito ngayon, joggingan, walking, jogging, ang dami yan pumupunta, lalo na po pag madaling araw o umaga. Pupunta sila dyan para mag-walking, mag-jogging, yan. Kasi napaka-peaceful dyan, kariwang hangin, tapos mahaba yung diki na yan. Hanggang doon, umabot sa bundok ng Lawin yata, o mas malayo pa. Kasi nga, hinaharangan lang yung tubig na pupunta sa bayan ng San Antonio, San Marcelino, Castillejos. Yan. Dati mga bukirin lahat yan. Pero ngayon, ginawa ng wala na. Ilog na siya. Malapad na ilog na siya pagka panahon ng tag-ulan. Hindi na nagagamit. Hindi na natatamnan. Ano, magpakaluwang yung nasayang na lupa. Pero hindi rin nasayang kasi marami rin nakikinabang, lalo na sa pagpapatayo ng mga construction at kung ano-ano pa na nangangailangan ng buhangin. Yan ang nangyari noon nung pumutok yung Mount Pinatubo, natabunan yung mga bukid. Tapos sa bandang itaas pa, malayo pa dyan, mga ilang kilometro pa, siguro mga 10 to 15 kilometers pa, may natabunan doon na church. Ang lumalabas na lang ngayon ay yung cross sa pinakataas na parte ng building. Tapos dyan yung, sa bandang itaas pa dyan, yung napakagandang New Zealand ng Zambales. Yan, napakaganda po doon, may floating restaurant, may lake.
na pwedeng magbangka. Pinupuntaan po yan ng mga artista saka yung mga turista na pupunta rito sa Zambales. Yeah, Bicolod Switzerland of the Philippines. Napaganda po doon. At pwedeng mag-camping, magdalang ng tent. Pero kailangan medyo maganda yung sasakyan nyo. Karamihan na ginagamit na doon ay mga four-wheel drive na pickup. Kasi medyo hindi pa masyadong maganda yung daan. I think mayroong part na hindi maganda. Mga rough road pa. Pero pwede naman. Basta siguro depende sa pagmamaniho ng driver. Kaya pwede mamasyal doon. Pwede rin mag-picnic doon. Mag-overnight. Lahat. Dalhin yung mga pamilya at saka mga kaibigan. Yan. Yan po ang nangyari noong pagkatapos na ng pagputok ng Mount Pinatubo. Marami rin nangyaring businesses. Maraming na-establish na business. At saka mayroong minahan dyan noon na natabunan din. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng minahan, yung mining company na huminto na rin dahil nga sa pagputok ng vulkan. Ano, tignan nyo yung mga naglalakad ng umaga. Diyan siya nag-i-standby yung iba. Yan ang makita nyo yung baba ng Giki. May nagpapatayo ng abong-abong o maliit na bahay para linisin nila yung lupa na nataguan ng lahar. Ito yung side ng ano, San Marcelino na, hindi ito sa Giki. Kasi pag sa Giki sila nagpatayo ng bahay na maliit, delikado doon. So the other side ito. Yan, nililinis sila para tamnan nila kung ano-ano, tutuad ng saging, lahat mga gulay, pwedeng ito nandiyan. Tinatanggal nila yung mga weeds. Yan o, yan yung bahay na pinapatayo. At saka marami pang hindi lang bahay ang pinapatayo ngayon dyan sa side ng San Marcelino, mga businesses na sabi ko sa inyo kanina. Yung mga resort, yung mga like tapisawan kasi mayroon flowing water doon sa side ng San Martin Zambales. Pero kailangan tanggalin muna nila yung mga kaahoy, mga weeds na tumubo kasi talagang marami. Ngayon lang sila nag-uumpisang maglinis. Yung mga iba tiyatamnan na rin ng palay at saka mga gulay. Kaya yan lang ang yan na yung source ng mga ng income ng mga tao dyan, yung mga walang permanenteng trabaho. Karamihan ata dyan mga katutubong hika ang gumagawa. So yan lang po, maraming salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik sa Jules R. Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para manotify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Salamat po. Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Thank you.